Magandang gabi, Novo Ecehano. Ako po ang inyong kaibigan tagapagbalita, Shane Tolentino. At narito na po ang umaaningaw-ngaw ng mga balita sa oras na ito. Nueva Ecija, mananatili pa rin po sa Alert Level 1 mula May 16 hanggang 31. Mananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Nueva Ecija simula ngayong araw, May 16 hanggang 31, 2022 ayon sa National Interagency Task Force. As of May 11, apat na lamang na aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ang binabantayan ng DOH-NE at NEIATF sa pamumuno ni Governor Aurelio Oy Machias Umali. Kabilang ang mga lugar sa gitnang Luzon na isinailalim sa Alert Level 1 ang Aurora, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Angeles City at Olongapo City. Samantala, Aris Toledo, bigong madepensahan ang titulo sa decathlon ng 31st SEA Games. Bigong madepensahan ni Aris Toledo ang kanyang titulo sa men's decathlon ng 31st Southeast Asian Games na ginanap sa Hanoi, Vietnam kahapon May 15, 2022. Si Toledo ay representante ng Pilipinas na nagwagi ng silver medal matapos matalo ni Sutisak Singkon mula sa Thailand. Umiskor ng 7,603 si Singkon habang 7,469 naman na puntos para naman kay Toledo. Hindi man nasungkit ang titulo ngayong taon ay lubos pa rin nagpapasalamat si Toledo sa mga taong sumusuporta at naniniwala sa kanyang kakayahan. Nagwagi ng gintong medalya ang Novo Ecehanong Tubong Quiapo sa pareho nitong kategorya noong 2017 sa Kuala Lumpur at noong 2019 sa Maynila. As of May 16, 12 PM, pangatlo po ang Pilipinas sa 11 bansa na lumuhok sa 31st SEA Games kung saan nakakuha na ang bansa ng 20 gintong medalya, 27 bronze at 38 silver na medalya. Samantala sa weather, good or bad, panapanahon lang yan, kalat-kalat na pag-ulan, asahan sa ilang bahagi ng bansa. Asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Bagaman walang low pressure area o bagyo na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ay dalawang weather system pa rin ang binabantayan sa loob ng bansa. Makakaapekto sa lagay ng panahon ng extreme northern Luzon ang frontal system na magdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan. Habang sa Mindanao naman, maghahatid rin ng moderate to heavy rainfall ang intertropical convergence zone. Dito sa lalawigan ng Nueva Ecija naman, asahan ang mga bugso ng pag-ulan na hatid ng thunderstorms. At yan ang mga umaalingaw-ngaw na balita sa oras na ito. Manatili nakatutok sa TV48 para sa iba pang mga balita. At bukas po ng umaga, abangan po ninyo ang usapang malasakit sa lipunan sa pangunguna po ng ating Governor Oy Machias Umali. Bukas po yan ng alas 10 ng umaga. Muli po, ako pa rin po si Shane Tolentino. Magandang gabi.